Dyan. There's a steel bridge. Hello. The steel bridge can be very slippery. Is this the biggest? Please be extra caution. The biggest? Yeah. Way big. There's also a lot of gaps between the metal slats. Grabe. Hindi ako sure sa numbers, pero ang pagkakaalam ko, there are 1,500 to 1,800 cyclists in this ODAX event. Ang dami kong kakilala na nag-join ng ODAX, pero hindi ko sila nakita kasi ang hirap talagang maghanapan. Kalat-kalat talaga kaming lahat. So, if you're joining next time and you're a big group, mas maganda na dumating kayo ng maaga, pumwesto na kayo as a group. Kami kasi isa-isa kaming dumating. 5, 4, 3, 2, 1, rock and roll! Safety first! Rock and roll, everybody! Let's go home to our loved ones in one piece. It's not a race. Careful on the route. Ayan na nga, nagsimula na po ang pinaka-aabangan kong event of the year. Truly, sobrang kabado ko dyan kasi sobrang dami naming siklista sabay-sabay na umalis. So, nakakakaba kasi syempre baka mabangga ko yung iba, baka mag-wiggle ako. Tapos syempre, dala na rin ng excitement, diba? Kasi ang tagal din naming pinaghandaan to. Anyway, dahil nga medyo late na kaming nakalabas, hindi na kami nakapwesto sa medyo harap. Okay lang din naman kasi hindi naman to race, hindi naman tayo kakarga agad, diba? Pero gusto ko sana kasi pumwesto sa harap para safe, para hindi ako basta-basta mababangga ng ibang siklista. Pero okay naman, dahan-dahan naman kaming lahat na nagbabike paalis palabas ng Subic. So sa first 2 to 3 kilometers, actually I think hanggang 5 kilometers, palabas ng Subic hanggang paakyat ng sementeryo, doon medyo mabagal pa yung pace, hindi ka pa masyadong mapapressure, ganyan lang, parang chill-chill lang sila. Tsaka kung mapapansin nyo, sobrang dilim din talaga. So, dahan-dahan kami kasi marami ding lubak dyan sa part na yan. Importante talaga yung bike light sa ODAX kasi ang ODAX usually nagsistart yan 3:45, 4 a.m. ganon. So magbabike ka ng 2 hours in complete darkness. May mga street lamps naman pero syempre hindi siya enough para makita mo yung daan. Hindi magiging safe yun, diba? So dapat talaga malakas yung ilaw natin. At dahil nga malakas yung ilaw ko, walang makita sa camera ko, di ba? Pasensya na po. Kailangan lang para sa safety natin. Sa part na to, umaahon na kami dyan. Banayad lang naman. Kung familiar kayo sa Subic, ito na yung part ng sementeryo. So, kung may makita kayo sa video ko, naku, huwag nyo nang ichika sa akin, okay? Madali lang to papunta. Pero, isa to sa mga pinaka mahirap na challenges pa uwi dahil sa traffic, tapos palusong, tapos ang sikip ng daan. So, careful lang kayo dito pa uwi. Since banayad lang naman, mapapansin nyo may mga kumakarga na, mga nauuna na. Tapos, pag lusong after nitong part na to, dun na talaga nag-start magkargahan ng mga tao. Talagang nagulat na lang ako na, oh my God, 30 to 35 na yung mga pace nila. Ito na yung lusong na part. Sunod-sunod na talaga yung mga umu-overtake sa akin. Talagang gina-gina ang mga tao. Kung mapapansin nyo, nasa harapan ko lang si Alex, yung ride leader ng RCC. So, ang strategy ko lang talaga is sumunod or bumuntot sa ride leader. As a group sa RCC, wala naman kaming strategy. Kanya-kanya naman talaga. Pero, yun nga, para mas madali for us, napag-desisyonan ko na pag may nakita akong ride leader, doon ako bubuntot. And thankfully, nachambahan ko si Alex. Sa sobrang dami kasi ng tao dun sa start point, mahirap talagang maghanapan. So thankful talaga ako na nakita ko siya. Ang dami ng umovertake sa amin,
Pero yung pace namin, 30 kilometers per hour naman. So maganda yung pace namin, steady lang. Kailangan kasi talaga pag gantong long ride, mamanage mo yung energy mo, yung power mo. So since maaga pa, wala pa ngang araw eh. Ang hirap na mag-uubusan na agad ng energy, diba? Madali din kasi ma-carried away sa point na to. Ang dami mong kasabay, ang daming mabilis. Actually, yung 30 kilometers per hour parang ano lang eh, coasting lang. Kaya mo pang bilisan, pero ang tanong, anong consequences nun mamaya pag mainit na or pag naubos ka? Ang first checkpoint is 50 kilometers. So mahaba pa talaga yung ride. Since wala pang ganong sasakyan, wala kaming kasabay sa daan. So caring-carry talaga magmabilis. Feeling ko lahat kami na nag-sign up sa ODAX, dito talaga kami pinakamabilis sa dilim. Dahil sabay-sabay kami eh. Siyempre, 'di ba, pagka marami kayo, talagang yung hangin, mas onti yung drag, mas mabilis pumadyak, mas magaan, 'di ba? Pero meron talagang mga mabibilis na teams. Actually, merong mabilis na team na nag-overtake sa amin. Na-stress lang ako kasi sinandwich nila ako. Ang overtake nila, left and right, sabay-sabay. Kung hindi ako stable sa handlebar ko, malaki yung chance na sumemplang ako. So sana, wag ganun guys. Kung o-overtake kayo, isang side lang. At around 15 to 20 kilometers, mapapansin mo na lumalaki na yung mga grupo. Kanina kasi pa isa-isa, padala-dalawa, kasi mahirap nga magsabay-sabay from start. Pero after 15 to 20 kilometers, pag nakuha na nila yung pace nila, nabubuo na nila ulit yung groups nila, trangkuhan na talaga. So masasabi ko na ang first 50 kilometers talaga nitong ride na to, yung pinakamadali. 52.60 kilometers. First checkpoint. 52.6 kilometers. Pila daw. Pila. Okay. Where's the line? Huh? Si Sean ang nagdala sa akin dito. Are we recording? Yeah, we are. Yan, huwag ka mag-prehab sa likod ko. Parang busina yun eh. Hindi ako. Sir, I'm so sorry. Bye. Nasa kilometer na ako ng scanner? 52.66. Hindi pa makuha yun. 6:01 AM. Exactly 2 hours. Parang kanina pa kayo ah. Walang kapagod-pagod sa mga mukha oh. Wala kang pausa. Ito yung mga pinakamaaga sa bidang-bida. Kitang-kita ko sa gitna kanina. 2 AM nakapila na po. Excited eh. The last time we joined ODAX, ang naging problema namin, medyo lenient sa SAG that time. So, medyo nabablock nila yung mga daan kasi yung iba bumubuntot sila dun sa mga siklista. Pero this time, mas strict na yung guidelines na yung mga SAG is just supposed to wait sa mga checkpoints within 500 meters sa each checkpoint. So, bawal mag-access ng SAG in between checkpoints. By the way, thank you so much to Pocari Sweat and Bikes and Coffee Manila for our SAG. We're so fast! Man, what son of a god. We're going twice the speed of SAG. Why? Grabe siya. Kaya kanina, no? After tumikis na lang na Leo. Kaya no, after the climb, sabi ko, bahala na kayo. Grabe kayo! Nakita rin tayo sa checkpoint yan.
My pace is an age-appropriate pace. Sabi mo, tira, eh, di ba? Wala ko sinabing tira! Nagbayad kami ng 500 pesos para sa SAG. At meron tayong pangkabuhayan showcase. Uubusin daw. Tapos next ano daw, next. Hindi ka bibigyan pag hindi mo naubos. Oo, kailangan ubusin mo. Tapos sa next checkpoint daw, may isa pang pangkabuhayan showcase. Yun o. MG Cycling in the house! Malakas bunga nga! Ano na? 6:51 a.m. Oh, yun si Sean! Nauna na po. Board na siya. Ang ganda! Masaya pala magbike ng puro patag. Lalo na pag walang araw. Itong bridge na to, it's at 68 to 69 kilometers. Bakal siya. So, pagka maambon or maulan, pagbasa, madulas siya. So, watch out for that. Also, meron siyang mga maliliit na uwang. So, kung manipis yung gulong mo, malaki rin yung chance na sumot ka. After ng first checkpoint, medyo umonti na yung crowd. Mas umonti na yung mga nakakasabay namin. Siguro dahil yung iba matagal nagpahinga. Tapos, meron din mga nadaanan na mga magagandang bridge. So, marami ring nag-photo stop. Good morning! Grandpa! Oh, 'di ba? Socializing habang umaangata ng saging. Isa talaga 'yan sa mga highlights nitong Odax na 'to for me. Ang dami kasing nakakasabay, ang daming nakakausap. Mayat maya may nakikita kang kakilala. Maliit lang naman kasi ang mundo ng cycling. So kung madalas kang magbike at katulad kong kaladkarin ka, marami ka talagang makikitang kakilala mo. Sa mga bumati sa akin at mga nakipag-usap along the way, it made the 200 kilometers bearable for me. Kaya thank you so much. Anyway, mabalik tayo sa saging. Kaya po nagsasaging si Mamshi. Kasi we're doing our best to get more kilometers before uminit yung araw. Hindi na kami nagsistop. Doon na kami magsistop sa next checkpoint. Hindi din naman ako pwedeng hindi mag-snack kasi mabubong ako. So, I need to get some food and nutrients in me every 30 minutes to 1 hour. Welcome to Zambales! 74 kilometers, 7:16 a.m. Nice. Dami pa kaming time. Hindi ko alam kung ito yung tinatawag nilang Bermuda Triangle, pero ang balita ko maraming nawala dito. Pag diniretso mo ata kasi, iikot ka lang. Magkaiba kasi yung nasa map namin, so hindi kami sure. Tapos wala na rin kaming kasabay sa point na yan, so wala kaming matanungan. Okay. Ilan checkpoint ba? Teka, baka may maligpasan kasi tayong checkpoint. Meron sa 105. Okay.
tama, oh. Bakit one way ba 'to? Nakikinig ka rin yan eh. Ah, okay. Ah, pabalik. Pero ito yan dito. Kinabahan ako ng slight dyan kasi akala ko dito na po ang unang away ng Consadores. But, we made it. Medyo mature na kami, hindi po namin pinag-awayan ang pagkawala namin. Although, kinabahan din talaga ako kung tama yung desisyon namin kasi medyo matagal bago kami nagkaroon ng kasabay ulit. 84 kilometers, 7:40 a.m. Patrangko kami dito kanina pa, ilang minuto na din. Salamat kuya. Nasa 31 yung speed namin, 28 to 31. Lakas niya eh. Kapit. Dire-diretso lang po ang trangkuhan. Kilometers na, 7:40 a.m. Dito na nag-start yung mga ahon, so medyo lumayo na ako kay kuya. Mainit na din, so nag-start na akong mag-pace at magbagal. Ang tagal niya kaming dinala, ang lakas talaga. Hindi ko na siya nasundan, hindi na ako nakapag-thank you. Pero kuyang naka-yellow, kung sino ka man, ang lakas mo sir, thank you so much. Grabe, ang dami nang bumabalik, oh! Woohoo! Balik na sila, oh! Nasa ano na kami, 92 kilometers. Ang dami na naming nakikitang bumabalik. Sana all. Ah, 8 kilometer, ay 8 o'clock na. 8:02 a.m. to be exact. Ito na yung lusong. Sige. Tapos na tayo ng papahingahan. Sige. Medyo mahaba yung lusong. Siguro mga 2 kilometers to. Nakita namin si cycling chef. Pauwi na siya. Pabalik na. Naka-U-turn na siya. Ang bilis. Pero wala pa kami nakikitang RCC na pabalik. Thank you, Lord. Hindi kami ganun kabagal. Slight lang. Yon, ang ahon. Medyo matarik yata eh. Ano bang gradient niyan? 5? Ba't hindi winawarn sa akin ni Climb Pro? Kanina yung mini ahon dun, nagsalita si Climb Pro. Ngayon nananahimik siya. Ano? Anong kalokohan to? Ayan na sabi ni Climb Pro. Climb 4 out of 7. Average gradient, 6%. Okay. 1 kilometer lang. Kaya. Steady lang. Oh, diba? Kaya ko to. Ano ba naman tingin nyo sa akin? Kaya ko to. Wala to sa sungay. Kaya ko to kahit 10 times. And yung ahon sa 95 kilometers. May kahabaan tong lusong na to ah. Delix nga pabalik. Kailangan mabalik na namin to. Kailangan makaakyat na tayo dito bago uminit ng matindi.
1 to 2 kilometers din yun. Okay, you are. Kilometers, 8:37 a.m. Dito kami sa, malapit lang dun sa may checkpoint eh. Kakain muna kami. 105 kilometers, kakain muna kami dito sa, Karinderia. Since may nakita kaming karinderia na onti lang yung kumakain, nag-decide na kami na dyan na kumain. Baka kasi mahirapan pa kami at matagalan pa kami lalo kung maghahanap pa kami ng mas magandang kakainan. Mahihirapan din kasi kami lalo umahon pag gutom tas ang init pa. 9 a.m. kami natapos kumain. Grabe na yung init. Oh! 9 a.m. Balak namin kakain kami 11. Kaso hindi carry eh. Ito na yung ahon pabalik. 1.5 kilometers. Average 5%. Kanina pa ako nagko-cross chain. Hi! After ng 105 kilometer checkpoint, kanya-kanya na. Yung mga big groups, naging small groups na ulit. I think at this point, marami na talaga nagpahinga at naghanap ng makakainan. Yung iba naman kasi may sag, pero karamihan, syempre, maghahanap ng makakainan. Maliban doon, marami na din talagang ahon na dinaanan, papunta, tsaka pabalik. Katulad niyan, ang haba na naman itong ahon. Usually, sa ahon kasi talaga nagkakawatak-watak, diba? Pero ang pinakamatinding kalaban talaga dito yung init. Grabe talaga, sobrang intense ng init sa Zambales, ang hapdi sa balat. Ito talaga yung pinakarason bakit gusto naming makarami nung madilim pa, nung hindi pa mainit. Kasi alam namin na pag mainit na, sobrang laki na ng ibabagal namin. At dahil dyan, nagkasundo kami na only break na kami from here on para makapag-refill pag kailangan. Tapos yung ahon, 114 kilometers na kami. Sobrang init! 9:56 a.m. 121 kilometers. Sobrang init. Sana kami nakikita ng RTD. Dito na lang kami bumuntos sila sa... Sino ko po ubusan? Si Mai, tinatanong ko po kayo. Ang tanong ko, mahaba ko yung ahon. Well, sa dami nang nakita kong nag-bike dito, ikaw lang naka-hook earring. Ah, talaga ba? At nakabla ko yung tayo. Totoo yan! 10 a.m. Refill kami ng Vitargo. So, pang ilang sachet na natin to? Pangatlong sachet na namin. Usually, hati kami sa isang sachet. Tapos, pagkaubos, nirefill namin. Kasi, guys, ang laki talagang tulong ng electrolytes. Anti-bong. Grabe yung init. Grabe yung init, guys. Ang lala. Saka parang ang hapdi-hapdi na ng mukha ko. Tapos walang masyadong hangin, maski yung hangin mainit. Kuya, salamat! Salamat! Tingin, kuya! Kasi kaya, okay lang.
at this point, medyo malungkot na. Paisa-isa na lang yung nakakasabay namin. So, binabaliw na ako ng thoughts ko. Ang dami ko nang naisip pero andun pa rin pala kami. Sobrang gapang na yung papunta ng next checkpoint. Kasi ang akala namin, nasa 150 kilometers yung checkpoint. Eh, nasa 157 pala. So, dumating kami ng checkpoint alas 12 na. 2 hours kaming babad sa Arawan. Tapos, ubos na yung electrolytes namin. In hindsight, dapat pala nag-refill muna kami. Siguro mas mabilis kaming nakarating. Habang palapit kami ng palapit, palakas ng palakas din yung headwinds tsaka yung crosswinds. Sobrang bigat na pumadyak, parang ayaw nang umikot. Itong tulay na to, nung papunta kami, ang ganda, gandang-ganda kami. Ilang tulay yung nadaanan namin ganito. Pero pabalik, parang nakakabaliw na lang. Parang deja vu, bakit ang daming tulay? Parang feeling namin nadaanan na namin to. Bakit pabalik-balik kami? Tuwing may nakikita akong tulay, Diyos ko, parang nanghihina talaga ako. Kasi syempre sa isip ko malayo pa dahil nung unang beses kaming dumaan sa tulay papunta, may araw na. Okay. 157 kilometers checkpoint. Here we are. Ano pagkain? Dito do, nasa opya. Ha? Oo, yung nasa opya ko yun. Ah, sila kita ko. Ay, dito. Sa Rafa. Sa Rafa, ano, bus. Tambay muna kami dito. Kasi sobrang sakit na ng ulo ko. Ito pala yung Rafa, bus. Itong Rafa na sa Care of Bikes and Coffee. Natatakot talaga ako sa buntong kanina. Sa lusong? Sa buntong kanina. Bakit? Medyo mahaba-haba siya. Para sa pagod ka na? Ah, oo. So at least, saka tama lang yung kumain muna tayo bago tayo pa. True. Dami na lang energy, no? Ganun siguro kamahal yung bike mo talagang ang lakas-lakas yung PM na. 10 kilometers pa lang galing sa huli naming pahinga. At we found something. Look. Ay, pasensya na. Look at that. Kanina pa namin inaantay ito. Wala nang kape na nalay tayo sa ano ko, ha? Eh, wala eh. Ang bilis niya. Nagulat ako eh. Tapos meron din. Oo nga eh. Dito ako talaga na-excite. We'll be right back.
Ito kami ngayon. Tambay-tambay. Kala mo, ang dami pa namin. Well, madami pa kaming time. Anong oras na ulit? Oh, so nahiga na ako dito sa ano, hammock. Alauna pa lang naman eh. Meron na lang kaming ano. Paano ba mag-mat? Yung ano, sorry. Meron na kaming 34 kilometers to go. 33 kilometers to go. Utangina! Gago! Patingin nga! Patingin ang mukha ko. Tingnan nyo guys! Hindi ko alam kung kita sa ano, pero nakamarka yung shades mo! Nagpapalit ka naman ng mukha! After namin magkape, nagkaroon talaga ako ng energy boost. Sobrang sarap ng pahinga tsaka ng kape ko. Kaso, wala pa kaming 1 kilometer pumapadyak. Namatay yung bike computer ko. Ayun, instant bonk. Nawalan talaga ako ng gana. Parang na-drain lahat ng energy ko. Imagine, 35 kilometers. Tuwing titingin ako sa baba, parang nawawalan ako lalo ng gana. Sobrang hirap pumadyak, parang mas lalong bumibigat. Tapos, dito na talaga pinakamalakas yung hangin. Kaya, ang layo ko na din talaga kay babe. Hindi na ako makatrangko, hindi na ako makasunod sa kanya. Hindi ko na rin maintindihan, parang ayaw nang pumadyak ng katawan ko. Gusto ko na lang tumabi at umiyak. Ayoko na, hindi ko alam, talagang dito na na-test yung willpower ko. Hanggang sa nagkaroon na kami ng bright idea. Naisip na namin na may dala nga pala kaming power gel. Yung dala naming power gel, GU or GU, hindi ko alam kung anong pronunciation, basta yon. Hindi siya masarap, pero ininom namin. Tig-isa kami ni babe. Tapos pagkainom namin, ewan ko, parang nawala lahat ng hangin. Sobrang parang magic talaga. Fresh legs ulit. Ang sarap ulit pumadyak. Humarurot talaga kami. Hindi naman sobrang harurot, syempre, as regular people. 30 kilometers per hour ulit. Imagine from 14 kilometers per hour, nakabalik kami sa 30 kph hanggang sa makauwi kami. Ang bilis naming nakauwi. Nakabuntot ako ulit sa kanya. Nadala ako ni babe pauwi. Sobrang thankful talaga ako sa power gel na yan. Maski yung huling ahon, paakyat nung sementeryo, hindi na rin kami ganong nahirapan. Ang pinaka naging final boss talaga, yung last challenge namin, yung traffic, palusong, pababa ng sementeryo. Kasi sobrang talagang ang sikip nung dadaanan. Tapos may mga siko. Tapos, maliit na lang talaga yung space ng mga siklista. So, ang hirap talagang dumaan. Sa meal stub nyo, sa PIN, tsaka kung may order kayo medal. Anong ulam natin today? Hindi ko ba nakita ba? Kumukuha ka na. Hindi ko maramdaman. How was it? I just wanna take a bath. Yeah. That's what I wanna do first.
So ito na, pauwi na kami ng hotel. Alam niyo yung feeling ng nag-graduation tapos ang daming sumundo? Ganun yung feeling nung ODAX today. Nung last ODAX walang ganito, wala nang tao nung umuwi kami. Pero ngayon, ang daming tao, tsaka ang dami kong kakilala, ang dami kong kinausap. Talagang grabe, pero hindi ko na na-record kasi grabe yung sobrang exhausted ko na. But thank you so much for watching. Thank you so much for your support. And sa mga nagbabalak mag-ODAX, sana helpful tong vlog ko sa inyo. Kung hindi naman, then enjoy. Thank you so much for watching. Till the next vlog. Mommy, I love you. Engineer job I want.